Magandang umaga sa iyo, Yusek Rocky, Secretary Martin, at saka sa inyong mga tagapakinig. Opo, Chair, ano-ano po pang maraan ang ginagawa ngayon ng PRC para po muling maidaos ang karamihan ng mga na-cancel ang exams noong 2020 at para na rin po makasabay yung inyo pong ahensya sa tinatawag nating new normal? Well, mas marami sanang naka-schedule na examinations ngayon dahil marami tayong na-cancel last year. Unfortunately, yung first two quarters, nagkaroon rin ng mga different levels of quarantine. Kaya may mga ilan pa rin na na-cancel. Hindi natin naabot yung gusto nating number of examination. At any rate, karamihan naman ng mga to na-move sa second half ng taon ito. Hopefully, we'll be able to conduct most of the examinations. Aside from that, to facilitate the conduct of the examinations, mas maraming mga testing venues kaming ginagamit ngayon. Gaya for instance sa physicians, dati apat lang na siyudad sa Pilipinas, pero ngayon mga 11 na siyudad sa Pilipinas ang venue ng mga exams para hindi na kailangan magdahi pa ang mga examinees. Pangatlo, dinadagdag rin namin yung convenience ng technology, kaya hopefully baka makapag-conduct kami ng computer-based licensure examination bago matapos ang taon na to. Although in some parts of examinations, kasi may mga examinations na may mga oral portions, lalo na sa mga examinations na kinoconduct namin overseas, inumpisan na rin namin na gumamit ng virtual instead na face-to-face conduct ng mga oral examinations. Opo, aside from that, sir, ano-ano naman po yung mga programa at serbisyo ngayon naman na nabanggit nyo na nga po yung online na PRC na maaari naman gawin nga sa pamagitan pa rin po ng online? Karamihan po, marami na po, maski na bago nag-umpisa ang pandemic, talagang we have been moving towards the online transaction sa PRC mula sa application ng examination, registration ng mga passers, renewal ng mga licenses, lahat ng mga klaseng certifications, sa CPD application or application as CPD provider or programs, yung oath-taking namin, online, na online ang registration and online rin ang conduct ng oath-taking. At saka maski na yung mga kaso na fina-file sa PRC, ang hearing ngayon at saka ang mediation ay virtual na rin po. Opo. Chair, meron po ba kayong ginagawa ngayong sinasabing prioritization ng inyong ahensya para po sa mga idaraos sa examination ngayong taon? At kung meron po, para saan pong profession ito? Meron po. Karamihan po ito in consonance din sa thrust ng government sa response sa pandemic. Kaya karamihan ng mga examinations na ang focus namin will be those related to health at saka mga allied professions. Gaya ng, for instance, nursing, just 2 weeks ago, conduct namin yung examinations ng nursing. Although marami sila, maraming examinees dito, pero dahil nga kailangan natin ng mga nurses, we had to find a way to hold this examination. And maski na bago pa last year, maski na halos lahat rescheduled, pero we have to conduct the physician's examination dahil kailangan natin ng mga doktor. Mm-hmm. Opo. Sa mga na-cancel ang exam naman po, Chair, ngayong taon, may datos po ba tayo kung ilan na yung na-postpone at gaano din po karaming examinees ang apektado nito? Meron po. Actually, mga ang na-cancel ngayong first half ay mga 32 examinations. Pero karamihan sa mga ito na-move lang to the second half except for 8 examinations. Na move to next year dahil
minsanan lang ang conduct ng examination nila at saka wala nang lugar po to conduct it in the second half. Ito po ay ang examination para sa interior designers, landscape architects, master plumbers, guidance counselors, environmental planners, psychologists and psychometricians, at saka real estate brokers. Hopefully, matuloy without any moving forward, hopefully, makundak po namin lahat itong mga nakaschedule for the second half. Opo. Para naman sa mga nagnanais na kumuha ng professional certification exam, ano po daw yung mga nakatakda nating isagawa ngayong second quarter ng taon? At ano naman po yung pamaraan na ginagawa ng inyong ahensya para masiguro po yung kaligtasan hindi lamang ng mga nangangasiwa sa mga certification exams, pero ganyan din po yung ating mga examinees? Well, in consonance din po sa mga rules ng IATF, meron din po tayo mga protocols for examinations. Gaya ng we require PCR tests sa mga examinees, o kung hindi, dahil medyo may gastos ang PCR or mahirapan silang makakuha ng mga test na to, meron din yung 14-day quarantine certified by a physician or by a authorized local government officer na nag-quarantine ito bago mag-exam. Ganun din po ang requirement namin sa mga examination personnel. Kaya maski kami, we have to undergo those requirements bago mag-conduct ng exam. Secondly, yung social distancing, stricto rin po kami doon. Kaya ngayon, noon in one classroom na typically may 24 examinees, ngayon 8 na lang siguro or at the most 10 examinees. And meron din mga procedures sa entry and then exits ng mga examination areas. Third, meron din po yung mga yung sa travel po. Dahil nga sa limitations on travel, we added more examination venues. So that the examinees don't have to move from one, especially kung mag interzonal movement pa sila. Ang mga Opo. Examination ng mga ito, mga 51 professions ang examinations na kay-schedule for the second half of the year. Included po dito ay ang examination para sa mga veterinarians, mining engineers, mechanical engineers, medical technologists, social workers, architects, sanitary engineers, electrical engineers, librarians, physicians, respiratory therapists, professional teachers, agriculture and biosystem engineers, chemical engineers, metallurgical engineers, geodetic engineers, fishery technologists, CPA, optometrists, nutritionists, foresters, electronic engineers, chemists, customs brokers, midwives, agriculturists, civil engineers, aeronautical engineers, geologists, nurses, dental hygienists, occupational therapists, criminologists, at saka radiologic and x-ray technologists. Hopefully, wala na namang disruption para ma-conduct ho namin lahat itong mga nakaschedule na exams na ito. Opo. Chair, nais po ni Dole Secretary Bello na magkaroon ng pag-aaral tungkol sa posibilidad na pag-abolish sa mga licensure exam. Ano po ang masasabi niyo dito? Well po, yan po ay pinag-aaralan din namin. Pero yung mga examinations kasi po, it's mandated by the law. In fact, hindi lang sa batas ng PRC, but lahat ng mga regulated professions. And there are now around 46 regulated professions. And behind the law, yung sinasabi nga nila na rational or wisdom behind the law. So what we defer to the policymakers kung ano sa tingin nila ang magandang patutunguhan po ng mga profession at sa mga professionals. Karamihan po ng mga
basically ang arguments for the for conducting examinations eh, para merong national qualification system of based of producing professionals. Dahil nga po, hindi pare-pareho yung mga pinanggagalingan ng mga professional natin at saka yung mga nag-train sa kanila eh, hindi rin pare-pareho na hindi rin alam kung eventually yung basically yung past and present credentials sa mga to. And secondly, also to align supposedly yung national mga credentials ng mga professional natin with international standards. Opo. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong panahon, Chairperson Chopilo Pilando Jr. ng Professional Regulation Commission. Stay safe po, sir. Thank you. Maraming salamat din po sa inyo.